Good day everyone! Welcome back to our Daily Devo. Tayo po ngayon ay nasa day 45. Today is April 30, 2020. Samahan niyo po ako sa Luke chapter 11, verse 13. Sabi ho rito, "If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?" So ano daw po ang sabi ng Panginoong Yesus dito? Even though good fathers make mistakes, they treat their children well. How much better our perfect Heavenly Father treats His children? In Tagalog, kung kayong masamang magulang ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang tatay natin sa langit? And imagine, anong klaseng tatay meron tayo? He is a loving God. Tandaan po natin, mahal tayo ng Diyos. Maraming tao, hindi ho nila naiintindihan ito. Maraming tao, feeling nila hindi sila mahal ng Diyos. Nagkakamali ka, mahal ka ng Diyos. Dahil binigay niya yung kanyang bugtong na anak sa iyo. Ang problema lang ng tao ay minsan hindi nila tinatanggap o pinapahalagahan yung pag-ibig na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya yun po yung dapat natin maintindihan. Mahal tayo ng Diyos. Kapatid, sa palagay mo, hindi niya alam ang kalalagayan mo ngayon. God is all-knowing. Alam niya kung ano ang tunay nating kalalagayan. God knows our real condition. God knows our real problems. Alam niya yung problema po natin. And He knows how to help us. He knows how to solve our problems. Ang tanong lang ay, do we ask God? Humihingi ba tayo ng tulong sa Panginoon? Lumalapit ba tayo sa Kanya? That's what Jesus wants us to learn how to ask. Kung mapapansin po ninyo itong ating binasa, not just temporal needs, but eternal. Yun po yung dapat natin matutunan. Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng isang solusyon na pang-temporal, kundi isang solusyon na pang-walang hanggan. Tanda mo, hindi lang niya tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. Hindi lang tayo iniligtas sa tiyak na kamatayan, kundi binigyan niya pa tayo ng pagkakataon na makilala siya at makasama siya magpakailanman. Yun po yung dapat natin maintindihan. That's why the most important gift, no, He could ever give to us is the Holy Spirit. Pag binasa niyo po yung Acts chapter 2 verse 1 to 4, makikita niyo po yun. Ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Because He promised to give all believers after His death, resurrection, and return of heaven. Ano, return to heaven. Diba? Pag sinasabi niya, pag akyat ko sa aking Ama, I will give you a helper, the Holy Spirit. Yan ang nakikita natin sa John 15, verse 26. Kaya mga kapatid, God is our Heavenly Father. Tatay po natin siya. At yung tatay natin, hindi humahina, kundi siya po ay malakas. At siya po ay nasa karian po niya. Noong tatay natin, wala sa malaki niya, kundi is it Heavenly Father. Siya po'y makapangyarihan. And He knows, no, our needs. Kaya nga, and He provides what is best for us. Kaya nga sabi dito, God is our Heavenly Father who knows and provides what is best for us. So we don't receive everything we ask from God. Totoo lang, we don't receive everything that we ask from God. But He always gives us what we truly need. Alam ng Diyos kung ano yung ating kailangan. So, we can, no? Therefore, trust Him with our lives. Kaya yun po yung dapat natin gawin ngayon. We need to trust God kahit anong mangyari. Kahit gaano kasama sa tingin mo ang iyong sitwasyon, you have to trust God. And ask the Holy Spirit to help you. And, no? And ask Him, Lord, help me. At magagawa natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ask the Holy Spirit to help you and we will do this in prayer. Okay ba yan? So, huwag tayong mag-alala. Ano man ang ating sitwasyon, ano man yung ating kinakatakot, God gave us a helper. Kaya nga, yun nga yung dapat natin maintindihan. Minsan, masyado tayong takot sa maraming bagay na nakalimutan natin, mahal tayo ng Diyos at binigay niya yung kanya pong bugtong na anak para tayo maligtas. At the same time, binigyan niya tayo ng helper for us to continue na sa ating pong buhay. Kasi tandaan natin, hindi temporal na buhay ang binigay sa atin ng Diyos, kundi eternal life.
Yan, naman ang kalalagayan ng ating ngayon, lapit tayo sa Panginoon. At tayo po ay manalangin. Let's bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we give you praise and honor for all your goodness, O Father. We ask for the gift of grace that we may believe in you, Lord Jesus, and fill us with your Holy Spirit. We pray for healing for those afflicted by the COVID-19 virus. And we ask, Lord, for provision for all affected by the ECQ. Thank you, Lord God, for loving us and giving us assurance that you will never leave us nor forsake us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So once again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating pong Daily Devo. Tandaan niyo po, mahal tayo ng Diyos at yung Tatay natin sa langit ay makapangyarihan at mahal Kanya. At hindi Kanya iiwan magpakailanman. Lumapit ka lang sa Kanya. Maraming salamat po. God bless you all.